Hello po! Good morning, good afternoon, good evening sa mga nanonood na OFW. Kung saan man panig kayo ng mundo, mag-ingat kayo dyan. And syempre for today's video mga medyo tanghali lang po dito sa amin. Malapit na mag-12 pananghalian na. And for mga bisa, palapit bahay namin mga bina. Ako lang makita ninyo yung ano yung mga gulay mga bee na tanim mga bee. Yung mga gulay na nabuhay dito mga bee. Sa natutuwa ako sa mga pananim ni Auntie Nining kasi matataba sila although wala naman si Auntie Nining nilalagay mga bee na abuno. So ayan, syempre dahil bukid ito mga bee, importante naman. Hindi may tanim na rin nagpa-plan na ako mga bee na ano magbungkal rin mga bee ng garden doon sa loob ng bakura namin. Pero hindi pa sa ngayon. Compost, so kukuha pa kami ng compost doon sa baba. Tanim kami syempre dito ng mga putas-putas din. And then ito yung dito mga bee, ito yung ano yung nyug mga bee na ano rin na tinanim din. Sige, punta natin si Ate Nining and tingnan natin yung mga naglakihan ng mga pananim niya. Well, actually, na-vlog na rin naman ito nila James. Pero, syempre, ngayon tingnan natin kung gaano ka nakalaki yung mga pananim nila. So, ayan. Wala ditong kamuting kahoy. So, ayan. Kamuting kahoy na pula. So, itong kamuting kahoy na pula, pwede itong lagain. And I think, 8 months, pwede na siyang anihin. Mato hanggang doon, ayan, puro kamuting kahoy. Pero kahoy, meron ito siyang, ito mga bi, sobrang taba ng talbos ng kamuting mga bi, oh. Ibig sabihin, pagka ganito mga bi, medyo maganda-ganda rin ang lupa. Mababa nga lang. So kapag maganda-ganda, magaling rin talaga ang kamay ni Auntie Nini sa pagtatanim. So, taba ng kamuting bagin. So ito pong kamuting bagin ni Auntie Nini. Simula yan dito hanggang doon. Yan puro kamuting bagin. Una pinapatalbusan. Kasi gusto niya po karoon ba ng laman sa loob mismo ng lupa. So isang muna siya, hindi na siya magkakaroon ng laman. Wala nang kamuting maaani. So ayan, syempre mga bi, kung kami may gabi, dito may gabi rin. Ayun, ang tataba ng mga gabi niya and super lalaki ng mga bi ng mga gabi. Dati mga maliliit pa to. Ang bibilis talaga maglaki ng mga panin. May syempre mga bi, ayan, meron pa po siyang papaya dito mga bi. So maliit pa po ito. Pero, dalawa pa lang papaya. May tubo na dito mga bi. Itong tubo na ito mga bi. Tinanim na rin ko niyan. Dito mga bi, dito yung tubuhan po namin dati. Ayan, puno po ito ng tubuhan. So dahil nabili na ni Kuya James Paul, ayan, syempre, pinatiba na namin yung mga tubuhan at saka binigay na namin sa mga bata. Then next, saligan ito. Ayan. Mga bi, ito yung bahay namin mga bi, oh. Siyempre mga bi, may nyog. O left. Antay nyo, halika dito. Isore muna ako dito sa, ano mo, sa garden mo. May dala pang itak yung madam. So, mga bi, ito po si Auntie Nining. Ayan, oh, nakita nyo naman, oh. May dala akong talagang pangdamo. Minimintin niya mga bi na madamuhan lahat mga bi. Kaso lang, tapos naman tinining tahalig tapat ka na lang. Ganyan lang ang trabaho ko. Kay, oh, magtuktok naman ako ng punong kahoy doon sa bing bahay. Kay, pag naghangin, nag-ano sa yero. At saka nga pala mga bi, yun po yung bahay ni Auntie Nining, oh. Ayan po, yung may gate na yan. And then, ayan, syempre mga bi, na-sponsoran na rin siya. Na gandang tanghali. Mayroon ka nang, di ba, ano, yung pambubong? Oo. Medyo mayaraming lang kami dito. Sa kusina na lang. Oh, sa kusina na lang. So, so bakit na ganyan yan? Ano yan? Allergy nga ako, kuya, sa ano na yan, oh. Aba, allergy ka saan? Yan, oh, tumapang magdamo. Magap ako doon kanina. Ayan. Ibig sabihin, pero maligo pa ako. Ibig sabihin yung mga damo ito, medyo makakamati. So, yun lang. Ganyan na yan, pag hindi ako nagagamit ng ship guard. Mag-isang buwan naman hindi ako nagagamit ng ship guard. Meron ako sabon dyan, kasi lang, ano siya, yung hindi ship guard. Yung, sabon. Pang puti? Hindi, yung green ba siya ng papaya? Ay. Gusto mo yun? Bigyan kita mo maya. Manis? Hindi. Oh, yung papaya ka, silka na green. Gusto mo ba? Ah, silka na green. Gusto mo parang silka na green? Ano ko sa akin, yung ano ba sana, ship guard? Sige, okay. Bigay mo lang sa sige. O, tingnan mo, ganyan yan ako. Sabi na kasi ako doon, yung pagkutong mo, bigyan kita mo. Ay, bakit talaga yan? Umayang mga putol mo yan. Ay, ano yan na. O, sige, ito muna ako. Ano bang meron dito sa panamin mo? Anong meron dito? Ano, alugbate, kamatis, you know. Ito ang alugbate.
Fruit ka dyan, ting. Saan mo kinuha yung tanim na ito na alo? Saan? Sa ating tanim. Saan tanim? Saan ka kumuha ng ano ng... Ganda ko ba yan? Sa kapibahay ko. Ayan. So, hindi lang po siya sa kapibahay nila, mga bi. Pati yung mga chili, pidada. Ano ito? Ano yan yung... So, mayroon po siyang kalabasa dito, mga bi. Kaso nga lang po, mga bi, ito po. Mayroon na kaagad insekto. Ayan. Yung kulay orange na yun, oh. So, kumakain sila ng? Kalabasa. Meaning, kumakain sila ng dahon ng kalabasa. Mm-hmm. Kaya ganito lang, mga biyo. Yan rin ang problema talaga pag mag-add na magulayan ka. So, dapat aware ka lalo na kapag pinipiste yung gulay mo. So, mayroon po siya dito. Ano to, Antinin? Sili na pidada. Yung pansit daw po yun, hinahalo sa pansit. Malalaking sili ba yun, te? Oo. Yan, may bunga lang. Ito naman ang pantanin nito. Anak ko yan. Ay, inog na yung sili yung dala, inugla ko, kaya nagganyan. Ang galing. Ang galing mo talaga. So, simula doon, mga bi, hanggang dito yung puro sili po yan, mga binapidada. Malalakihan. Galing kay An-An. Ito naman po yung mga malalakihan daw, mga bi, na sili, mga bi, na galing kay An-An. An-An. Buto rin yan, pinunla mo? Ganun na siya yan. Look at this, guys. Tingnan nyo, guys. O, diba? Sobrang taba ng alugbati, eh. Sarap, masarap, ano, masarap ihaluan ng isda at sinabawan. Pero mga bi, ang kamatis ni Antinin. Daming bunga na. Marami pong bunga yan. Kuha na ako dyan kagabi ng pang sinigang. Pang sinigang. So Antinin, ito nilagyan mo ba ito ng ano, ng pagdito yung parang kung pataba? Oo, yung mga sunog ng katulad yan, ng mga basura, hinakop po at tinumpok dyan. Ah, dito? Mm-hmm. So pwede pala yun? Oo. Ito, may luya yung kanin. May luya dito? Oo. Ang galing. And then, mga bitingnan yung mga biro. May alugbati na. Tabi-tabi lang po. Pero I think, tingin mo tayo, wala naman tong tao, di ba? Wala naman tong tao. Wala namang tao dyan. Oh, pero may quattro. May gampang. May bantay, may bantay na quattro. So, may alugbati, mga biro. Nagapang na yan. And then, syempre, ito, may pakwan. And then, yung saan mo na naman ako, atong pakwan mo? Ay, pakwan eh. Yung pinya? Pinya. Pinili ko yung pinya. Yung daon niya, tinanin. So, diba, nag-deliver niya yun nung nakaraang buwan, yung pinya, galing Patarasa. So, yung mga bi, may pinya rin doon. And then, syempre, dito may alugbati sa taas. And mayroong pantay dito, mga bi. Huwag kang magdadalawang ano mang dakaw. May pagano. May gamot din dyan. Oh, may gamot din. May sarap-sapin din dyan. Kasi, mahirap yung ibagin natin yan. Ay, oo. Siyempre may hirap lang. Awayin yan. Oo. And then, ayun lang, abe. We're all alugbati. Eh, bakit may bayabas dito? Sino kumain ng bayabas? Ang gawa ng mga bata yan. Ayan. And then, alugbati, sari-sari din. Ito, mga abe, ito yung talbos ng kamutira na parang... Kinangkong. Kinangkong style. Pang sinigang yan, pang sinigang. Pang sinigang. Halika dito, bal. Oh, may ukra na si Antinin. Ito na talaga, kulang na lang dito, bahay kubo eh. Diba ba? May bunga na yan. So, ayan po yung okra niya, ang gaga. Simula dito, mga bi, hanggang dito. Ayan, okra. Isang linggo, pabunga na. Then, dito, kalabasa din yung... Oh, may bunga na nga, bi. Ayan, ito po, may bunga na. So, pabunga na siya. Maganda na mag-harvest dito. Mag-harvest. Ano naman ito? Itong mga maliliit na yan. Talong yan. Anong variety ng talong yan? Malalaki din? Bayan. Mahaba. And then mga bi, syempre mga bi, itong sitaw ni Auntie Nining, look at this. Yan mga bi, oh. Simula dyan mga bi, ayan. Yan po ang sitaw ni Auntie Nining, and ito. And pero may bunga na siya. Yan po mga bi, nung nakita ko ito, nilagyan ng ganito, ang tawag niya? Balagbag? Oo. Itong balagbag na yung mga bi? Balag. 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 So ayan, oh. Para may gapangan siya. Para may gapangan. So, ako rin, magtanim din talaga ako nito. Naingit ako kay Auntie Nining. So, ayan. O, dyan yung mga bi, oh. Diba? So, dangkalan yan siya, dangkalan. Oh. Yan ang malasang sitaw. Pampansit. Pampansit. Yan, mula doon, sitaw. And then, ano naman ito, bi? Ampalayang. Anong klaseng ampalayang meron dito? Ba ito? Yan mo, binalot ko para hindi siya maano ng matusok. Oo. So yan, may pabalot si Auntie Nining, mga bi. And then may pa, ito rin yung kakapitan ng ampalaya, importante. So ayan, yung iba dito, mga bi, ayan, nakikita natin, medyo. Mahaba pa yan.
Ah, mahabang ano? Oo. Malalaking ang pala. Oo, butasin ko yun yung puwit niya yan. Mm. Kasi mag-abot yan sa ano ng silupin. Pusi, namumuha na. Kapag magtanim ka, meron kang maaani. Hada! Hindi nito mga bi. Ayan. Mga pinantamahan natin. Imagine, ang haling tapat nagdadakap. Sunugin ko naman yan mamaya bukas umaga. So, ayan lang naman mga bi. Yan yung pinaka, dito na mga bi. Ito yung talbos ng kamuti na hindi pwede yung talbusan na muna. Yan, nagarabas-rabas. Ano ko? Ay! May ano, may maraming ano kasi ito. Maraming guyam na pula mga bi. Matatapang. So, yan, nagarabas-rabas si Auntie Nini. Ganito mga bi, kapag talagang nag-ano ka, nagulayan ka, hindi lang basta itanim mo, kundi laanan mo talaga siya ng oras. Tining, no? Laanan mo ng oras. Sayang talaga ako ng oras kasi marami akong sundo. Mm-hmm. Sundo dito, sundo doon. Yan, oo. Kapag wala naman siya mga bina sinusundo nila ng mga vloggers, dito niya na yan, dito ko na yan siya nakikita ang mga bina, ano. Minsan umaga, dito na yan siya, nagdadamo, nagdidilig. Yan siyempre, di ba? Pananim mo, kailangan bigyan mo rin ng oras. Dinadamuhan mo, minimaintain mo, and then, ayun, dinidiligan talaga. Yan. Para siyempre hindi mamatay yung mga pananim. Yan. Ikaw ba, Ate Nining, pag magbunga na talaga ito, magbuljak na yung bunga niyo, mamimigay ka? Oo, ah. Kung may magbili, bili. Pwede rin. Kung may nagahingi, pahingiin. Hindi naman ako damot. So, ayun mga bin. Wag lang ano yun, wag lang ubusin ano. Mm-hmm. Wag lang abutuhin. Oo, wag lang abutuhin. Wag lang abutuhin. Ako damot. Oo. So, ayan, pasalamatan. Sige, salamat po dyan sa ibang bansa. Ikita mm-hmm. nyo naman ako na dito patanghaling tapat dito ako sa garden ko. Mm-hmm. Kasi nag-ano ako ng oras ko, hinati-hati ko lang. Mm-hmm. Mamaya, iba naman ang gawain ko. Magtuto naman ako doon ng mga punong kahoy doon sa yero. Mm-hmm. Kasi panaghangin, gahampas-hampas doon sa yero. At saka sa mga hindi po nakakaalam mga bi, si Auntie Nining po talaga ang bumubuhay sa kanyang mga maliliit pa na anak. Mm-hmm. Mayroon pa po siyang ano, pinapaaral. Akin na ang tatay, akin na ang nanay, mm-hmm. lola pa. Actually, Auntie Nining, di ba yung asawa mo mm-hmm. talaga yung una mong asawa na mm-hmm. ano, di ba? Na pumanaw na po mga bi kasi uh-huh. nagkasakit din po. So, naiwan na lahat ng responsibilidad kay Auntie Nining po. Mm-hmm. Kaya kahit ano na lang, huwag niyo siyang i-bash mga bi kung saan siya sumasama mga bi kung saan vlog. Kasi wala rin siyang ibang tourist. Wala akong ibang ano, tawid-tawid lang ako. Kapag yan, kapag mag-vlog si Japit, mm-mm, okay, sinasama talaga siya. Nag-vlog si James po, si An-An, or si Yang-Yang. Oh, yan. Sumasama sama-sama po kami yan. Oh, sumasama siya mga bi. So yun, kung gusto niya namang arawan, wala rin arawan. Mm-mm. Mayroon din ang trabaho, pang lalaki nga. Mm-mm. Magsuyod, mag-aral, mag-usuyod. Kayanin ko? Hindi na yun, Bi. Mag-aumil, nakita ka na nagtunga-tunga ng ano. Nagtunga ka na lang ng 4 para ano, para tuloy-tuloy yung ano. Yung, ayun, santin nyo, nagasuyod, may nagainom ng 4. So mga Bi, syempre hindi na rin ganun po kayanin ni Auntie Nining mga Bi yung ano, yung trabaho na yan. Gugulayan siya, kahit pa paano, para may makain din, libre sa ulam, mm-mm. diba? Libre so, na sa pambiling gulay. Mahal ngayon ang gulay. Mm-mm. Ang gulay at saka isda, nagkakasunuran lang ng presyo. Ta, anong ibili mo ng gulay, kaya wala rin hanap buhay, tama lang mag... Doon. Ta? Tsaka, tinin ko may sponsor ka, diba? Sa bahay mo rin talaga din. Diyan lang talaga sa bahay. Pero pag sabing may sponsor na pira, pinapaayos mo yung bahay mo, amat-amat. Ng bahay. Ngayon, kung may magpadala, yan naman, tibagin ko naman yung dati kong bahay. Gawin mo ng kusina. Mm-mm. Tibagin ko naman yun. Well, actually, mga bi, ganito ang kwento ni Auntie Nining. I-share ko po sa inyo, ha? Yung pinapagawa niya pong bahay na yun, mga bi, actually, mga bi, binigyan po siya dito dati, mga bi, ng dating mayor, di ba? Oo. Dating mayor po, mga bi, ng pabahay po. At saka, kung hindi man siya po nakabunot, talagang, hindi na po siya sinama na sa bunutan, kundi talagang binigyan siya talaga po dati ng mayor kasi walang-wala po siya. Pumanaw na kasi yung asawa lot, niya eh. Lot at naka-concrete na pa bahay. Kaso lang, siyempre sa walang hanap buhay, ganon. Yun. Yan mga bi, kung meron na nakikita kayo nakakaano sa ano sa vlog nila, ng mga vlog nila An-An. So yan mga bi, yung mga concrete dyan, yung mga materials mga bi, galing mismo yan mga bi sa local government dito, mga bi. Talagang binigyan siya, mga bi. Yan lang problema, ba? Mm-hmm. Pag marami ng tao,
Alaga. Medyo maka, ano, maka, yung pang basta na magpitas. Mm-mm. Alaga, magpaalam ka talaga. Paalam. Kung may pera ka, bilhin. Oo. Magkano ngayon yung isang braso? 20 pesos na siguro. Basta magata. Magata. Mga B, dahil nga tanghali. So, ayan. Pinamirinda natin si Auntie Ning, mga B. At saka kung mga B, nauho rin talaga ako. So, bumili tayo sa tindahan natin. Uuhaw, gabing init. Pahingay nga muna ako bago ako maligo. Mahirap kasi pag tanghali yung mga gabi. Gabi kainit. Yung kahit juice lang. So, ano mga B, pineapple, tang, pininom namin. Juice. Mm. Sarap pineapple. Tapos yun, nagmerinda po kami ng pita, mga B. Pita. Merinda po tayo. Pita, mga B. Mga kumay, mga kumari, mga kumpay. Inuman na. Inuman na. Karot. Mainit. So, yun. Mga B, ito kami ngayon. Sabay po ang santol. Actually, itong santola na ito, mga B, yung sila ni tatay. Nakasama siya dito sa lupa na binili din school. So, hindi pa lamang ginapa, ano, ginapa tumba? Ginapa sinso ba? Kaya, ano, Tim? Ang ganda ito pa sinso sunod. O, maganda yung uling yan. Alam din ako mga, mga content din ako mga, ano. Nung mag-garden na din ako, nagbungkala doon si, ano, si, si nanay. Tapos yung doon sa may gilid-gilid. Paniman ko rin ng ano ng yung ganyan kamatis para hindi rin para maganda yung kamatis na yan, maraming puno yan kasi binigyan ako ng manugang ko ng mga nagkerenuban na yung kamatis, pinang punla ko doon sa may isang kasirula na malaki, hindi ko sukat kalain na may mga puno at paniman na pa lang ayan, tatlong puno lang. Ay ngayon, magkano ngayon ang kamatis? Kung wala kang 20 pesos, hindi ka makatunigang. 30? 30, oo. Kunti lang yun. Parang tatlo, apat. Ha? Eh, kung may tanim ka. Hindi, ganti, parang may... Parang pinas lang. Depende yung sa laki niya. 20, oh. Ganyan kalaki, oh. Ka, gusto mo magsinigang? Wala. Bibili ka pa. Wala lang kung may pera. Kasi kami dito mga abe, ito dito sa amin Mambalot, magpunta pa kami sa kabilang barangay, sa Ipilan, doon kami na nanabo tuwing bibis. Kung may pira, manabo. Kung wala, di. Wala. Wala ang taniman, wala kang kuha. Ano lang ang buhay dito sa probinsya? Probinsya. Probinsya, no? Marami kami dito mga nyug-nyug din. Mga saging-saging. At saka ano natin ka dito, marami na crowded na mga be. Kasi marami na mga bata. Tapos marami na rin mga bahay. Yan. Ay, pag ginagutom yung mga bata, kukuha sila. Sa panggata-gata lang, gata ng gabi, walang problema. Walang problema. Araming yung doon sa babing aplaya. Sa babing aplaya, pwede kang magkuha dito. Wala.